Good morning mga Kamarison. Our video for today ay pupunta tayo ngayon ng Maynila. With Rochelle Vivas. Dahil meron tayong kawang gawa ngayon. So, samahan nyo kayo mga Kamarison. Arat na. And then, magkita-kita tayo sa Mami Diego. Okay, let's go. Dito kayo ngayon sa Mamaya lalabas ang mga Kamarison dahil nandito mga Kamarison yung mga nasunugan. Hello mga Kamarison, nandito na kami ngayon sa Don Alejandro Roses. At nandito gaganapin namin tapitin ni Mami Diego. So, andito si Rochelle Vivas. So, ayun nga mga be, ito yung mga ano ba tawag? Tent. Ito yung mga tent. Ayun mga Kamarison, pumasok ako sa loob kung saan nalakalagay ang mga tent at tumambad sa akin ang napakaraming damit mga Kamarison. Yun pala ay tira-tira na lang sa mga napagpilian ng mga nasunugan dahil ang dami nga nagdo-donate. So, sa sobrang dami ay wala na halos kumuha dahil kompleto na. At maayos naman ang kanilang mga kalagayan mga Kamarison. Nakita ko merong may electric pan, may pagkain sila, may tubig. Yun, hindi sila nagkukulang mga Kamarison dahil walang tigil sa pagdating ang mga pagbibigay ng suporta mga Kamarison. Kaya natutuwa ako dahil sa kabila ng kanilang kalunos-lunos na pangyayari sa buhay ay magpapasalamat pa rin tayo dahil ang biyaya ay hindi talaga pinagkakait ng Panginoon mga Kamarison. Ayan, maayos ang kanilang kalagayan. Nasa loob sila ng isang establishmento na kung saan ay may tag-isa-isa silang tent mga Kamarison bawat pamilya. Kaya naman meron pa rin silang privacy. Ayan. So inikot ko ngayon mga Kamarison at thankful ako sa Panginoon dahil sa kabila ng lahat ay marami pa rin biyaya na pinagkakaloob para sa kanila. So mga Kamarison, napapanayamin natin yung isa sa nasunugan na namatayan pala ng tatlo na So Ate Tess, Ito ako yun, nalaman niya ito ako pwedeng si Mijay Diyo.
Sabi niya sa ninang niya, Ayon kay Aling Tess, wiring pala ang pinagmulan ng sunog at ang masaklap dito ay tatlong maliliit na bata ang nasawi at ang dalawa rin ay ang kanyang apo at ang isa ay nakitulog lang o iniiwanan lang sa kanya ng magulang at sabay-sabay yung tatlong bata na nasunog hindi na nagagawang iligtas dahil nasa third floor pala ang kanilang pinagtutulugan at bumaba siya para tingnan kung ano nangyayari sa baba dahil may usok na pag-akyat niya daladalan niya na yung tatlo niyang kasama na mga bata, yung dalawa niya na apo at ang isa pang bata, nang bigla namang nadulas daw siya at dire-diretso na siyang nahulog sa ibaba. Tapos hindi na siya nakabalik dahil pinatay na daw yung ilaw at yun hanggang sa yun na hindi na niya malaman kung ano nang mga sumunod na pangyayari. Nalulungkot ako para kay Aling Tess, nasunugan na nga namatayan pa. Para sa inyo mga bata, rest in peace, sana masaya na kami sa pinigod. Alam niyo mga kamari, nakakalungkot talaga. Sabi nga ay, hindi baling manakawan, huwag lang masunugan. Nakakaiyak yung ganyan ang pangyayari na maraming pamilya ang apektado, sunugan. Kaya naman sa kabutihan puso ni Mami Diego, yan. Kaya siya may pa-feeding program mga kamari sa siya. Tumulong kami rito para masaksihan at tumulong na rin. So yan mga kamari sa. Kaya maya ay alas 3 pa ang simula ng feeding program. So yan mga kamari sa. Mga kamari sa, dito gaganapin mamaya alas 3 sa feeding program ni Mami Diego. At ito nga ang kaaris niyo ng Rotuan. So tutulong sa mga. So yan mga kamari sa. Namaya pa ang alas 3 ang kailang ang pa-feeding program ng mga video. So, kung ano may tutulong namin ng mga video, hindi namin pagdadarap sa mga video. Ayun mga kamarison, na nakikita nyo, kinakabit ng tarpaulin. Yan si Mami Diego mga kamarison ang organizer at maraming mga tumutulong sa kanya mga kamarison. Marami siyang partner mga kamarison. Hindi ko kilala yung mga nakikita ko dyan. Dahil first time kong sumali, pero yan mga kamarison ang sponsor ng mga yan. Yan si Rochelle Vivas at ang iba pa. Yan mga kamarison, maraming nagtulong-tulong para maisakatuparan ang feeding program na ito mga kamarison para sa mga nasunugan. Mayroong bagong dating na magdudonate ng pagkain. Napag-alaman ko na alma mater pala niya yung school na to. Kaya natouch siya na nandito yung mga nasunugan. Pero sila din lang pagkain. At hindi lang pala sila, marami pala rin sila naghahati din ng pagkain, damit. Kaya kanina nga, nakita nyo yung pagpasok namin kanina. Tambak yung damit na. Pero nung naalala ko mga kamari sa nung college kami sa Osera sa university, nag-donate din kami doon, pero mga bago yung inamin namin doon. Kasi para matutuwa yung mga ayan mga kamarison, no, ilang minuto lang ang lumipas at meron na namang dumating na panibagong tulong mga kamarison. At yan pala ay nagmula sa Holy Family Church at Knights of Columbus mga kamarison. Ayan, may mga dala-dala silang ano. Ito naman ang second batch, sa kanila rin galing yan mga kamarison. May dala-dala silang mga banig, grocery, nakalagay sa isang timba mga kamarison. Ayan no, ang dami mga kamarison, full pack talaga. Ayan, nakakatuwa namang pagmasdan na yun, masaya-masaya yung mga tao na meron silang panibagong gamit dahil talagang halos wala daw natira sa kanila mga kamarison, kaya thankful sila dyan. Siyempre, ang dami nyo mga kamarison.
dahil mag-aalas 12 na rin, kaya nagpasya kaming umuwi muna sa bahay ni Mami Diego para makapagpahinga din at makakain na rin maya-maya lamang. Kaya ayun, simula na kami bumiyahe. Okay. Dito muna tayo, tambay muna tayo dito sa bahay ni Mami Diego. Oh, yan ang papamigay. Oh, oh, ang ganda. Ayun. Bawas sa rin. Ayan. Okay. Iyan ako to. Okay lang. Ayan, may asos yan. Hello. Musta? Rambut naman, no? May pupo. So, dito tayo. Hello. Ayun, papamigay din yan. Oh. Mga kumaris ito, no? Parang marami yung papamigay din yung laro. Para makapamigay din. Ayan, to po kayo mga kamarison sa bahay ni Mami Diego. Habang abala sila, ako naman ay bakyat at pupunta sa room ni Mami Diego. Hindi ko maalala kung 3rd floor o 4th floor ba yan mga kamarison. Masa ito sa taas ni Mami Diego. At yun nga, dami sapatos oh. Pili na lang kayo dyan. Ayun mga kamarison, akit lang yan at para makapunta tayo sa bahay ni Mami Diego. Ayan, nasa tuktok na yan mga kamarison. So bumaba kami at para makapag-relax sa mga sabihin. Kami po yung mga nasa lanta. Okay. So ayan, nagbibigay si Mami Diego, so kailangan mo ito. Pwede kasi siya dun. So ayan. Ayan, pagkatapos magpahinga, trabaho na siyempre. Ayan, tulong-tulong si ano, si Mark, ang editor, at si Joaquin. Ayan, daming pamimigay ni Mami Diego. Maraming isang Duralite mga kamareso, no? Ang ganda-ganda ng chinelas na yan. Yan talagang matutuwa yung magpagbibigay niya mga kamareso. Siyempre, ang tibay kasi niya, no? At maganda pa. Yan mga kamareso. Kung magbibigay ka rin lang, siyempre, magandahan. Magandahan mo na. At yung matibay yan, Duralite mga kamareso. Nakita niyo, hindi pag ng dalawang to. Yeah, tapos ang daming laruan mga kabataan. Ako, sigurado tuwa sila dyan. Okay. Iba naman hindi matutuwa. Kaya kung ako nga nun, wala akong laruan. Tapos pasok, kung ganyan, magbigyan ako. So, nasa yun. Ayan, at sumakay ni si Mami Diego. Siyempre, alam na. Pagunta na kami sa kakainan. Busog mats tayo dyan, siyempre. Ayan, dito na kami sa McDo. Ayan, wala akong ginawa kundi mag-video-video mga kamarison. Siyempre, proud ako dahil kasama ko si Mami Diego. Si Mami Diego kasi busilang ang puso. Talagang ang tagal niya na palang gawain niya mga kamarison. Kumulong sa kapwa yung magpa-feeding program mga kamarison. Kaya siyempre, proud ako. At siyempre, gusto ko maulit yung ganitong pangyayari mga kamarison. Video-video lang tayo mga kamarison. Tapos maya-maya, chibog na, kain na mga kamarison. Ayan, happy lang. Ay, gusto ka Mark. Ayan mga kamarison, binaba na ang mga
pagbibigay. Siyempre, on time kami mga kamarison. Ayaw ni Mami Diego na nalilate siya. Kaya yan, updated talaga. Kaya tulong-tulong sila sa pagbaba. Siyempre, ako naman yung driver. Kaya ako na lang din ang nag-cameraman. Ang dami naman na si Marco ang sipag-sipag magtulong. Talaga naman ang lakas-lakas. Kayang-kayang aking naman box. Siyempre, ganyan talaga pag gusto mong makatulong mga kamarison. Kung anong legal patulong mo, gawin mo. Huwag mong ipagdadaan mo. Sabi ba mga kamarison? Masaya lang. Busy-busy ang lahat, oh. Siyempre, malapit na mag-start ang program. Kaya naman, pandalas na lahat, oh. Lahat tumutulong, walang inaaksaya ang oras, mga kamarison. Tapos, napansin ko, habang nagbababa sila ng mga gamit, meron na namang panibagong ano, mga panibagong kasabayan namin na, na dumating at nagre-ready na rin sila. Kamarison, nagsidating nga na ang mga sponsor at nakalatag na din ang mga laruan, pagkain na ang ipamimigay mga kamarison. Maya maya lamang ay sisimula na ang program. Ayan, daday sarap kainan program. Sarap saya ng kainan program. Yan, daday yan mga kamarison. Isa yan sa sponsor ni Mami Diego mga kamarison. At masisilayan nyo sa part 2 ng video na ito ang kaganapan mga kamarison sa aming pagpiling program. So hanggang sa muli mga kamarison, see you on next video mga kamarison sa part 2.